kung magtitimpla kayo ng sarili nyo, siguro hindi kayo aabotin ng 25 pesos per kilo, ah. Kala ko, effective siya kapag gumamit lang tayo ng clay pots. Kasi nag-absorb sila ng tubig. Pero gumamit naman ako ng plastic pots, okay naman. Gumamit naman ako ng ceramic pot, okay din naman siya. Quick dry fluffy potting mix. Effective ba talaga? Magastos ba? At pwede ba siya sa kahit anong mga succulents? That's what we're going to talk about today. What's up everyone? Welcome back to the channel. It's me again, Andrew. Welcome na naman po sa isang napakagandang araw. Today, napakaganda ng panahon. Maaliwalas, ang ganda ng view natin dito sa bukid. Sa side na to, ang ganda ng tama ng araw sa mga halaman. Hindi maulan, hindi rin masyadong mainit. Maliwanag siya at mahangin na mahangin. Para tong isa sa pinaka-perfect na araw para sa mga halaman natin. Kaya medyo masarap mag-relax dito. So sabi ko, i-update ko na rin kayo dun sa mga nangyayari dito sa mga halaman natin. Siguro isang taon na yung nakakaraan, no? Nag-share ako ng isa sa mga in-experiment ko na succulent potting mix. Kasi di ba maraming naman nauuso, maraming available. Tawagin ko na lang siyang si QDF or Quick Drying Fluffy Mix. Ito yung itsura ng potting mix na sinasabi ko sa inyo. So this is what I call the QDF. Nag-try ako at nag-suggest gumamit ng tinatawag ko na Quick Dry Fluffy Potting Mix. Marami namang gumagawa na nun, iba-iba lang ang pangalan. Gawa kasi siya sa rice hull, coco peat, pumice, tapos vermicast. Ang idea kasi noon is to go away from the norm, yung parang medyo very gritty, tapos mabato na potting mix na nakasanayan natin. And don't get me wrong, gumagana naman siya. Pero nag-experiment kasi ako ng ibang paraan kung saan mas mura siya, mas accessible yung mga materials, madaling timplahin, at higit sa lahat, madaling paugatin yung mga halaman. Kaya ako nagustuhan yung quick dry fluffy potting mix na yan. Yung mga halaman natin, yung mga succulents na tinanim ko, nagulat ako ilang araw lang, nag-uugat na siya agad. Yun yung gusto kong pag-usapan natin kasi I think some of you nagtatanong, effective ba talaga yan? Kumusta na yung mga halaman mo na ginamitan mo niyan? Kaya yun yung papakita ko sa inyo ngayon. Tapos ikukwento ko na rin sa inyo yung mga natutunan ko when using this quick dry fluffy potting mix. Unang tanong, effective ba talaga siya? Sa mga succulents na ginamitan ko nito, isang taon na po sila dun sa parehong paso. At mukha namang malusog na malusog sila, gaya nito ni Echeveria Luella. Twin head lang siya nung tinanim ko dito. Ito pa rin yung same potting mix. Hindi pa ako nagre-repot. Lagpas na isang taon, yan medyo lumusog na siya. Kung ang tanong lang, effective ba siya? Effective siya kasi hindi siya namatay. At tandaan nyo itong halaman na to, ha. Nakaranas na to ng ilang bagyo, nakaranas na to ng tag-init. Minsan napabayaan ko pa to sa bubong nung ginagawa yung extension ng bahay ko. Okay siya. May mga halaman lang ako na hindi nakasurvive gamit siya, lalo na yung mga masyadong maninipis ang dahon. Papaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit. Ito pa yung ibang mga halaman ko na ginamitan ko ng same quick dry fluffy na potting mix. No? Pasensya na dun sa pangalan, medyo baduy kasi quick dry fluffy potting mix. Wala akong masyadong naisip. Kung ito lang pagbabasihan ko, masasabi naman natin na buhay siya. Lalo na at itong mga halaman na to, medyo hindi ko ito naalagaan mabuti. Ah. Madali kasi siyang matuyo at madaling mag-ugat. Kaya yung mga yan, hindi ko na pinakita yung mga nasa balcony. Pero ito yung mga kinuha ko, gaya nito ni La Blue Surprise. Hindi naman siya namatay. Kayo na lang bahalang humusga. After one year, buhay naman siya. Hindi pa ako nagpapalit yan. Ah. Siguro kung meron lang akong dinagdag dito, every 3 months, naglalagay lang ako ng Nutri-Coat o yung aking slow release na fertilizer, kung mapapansin nyo, ang tataba nga ng mga halaman. Kaya ito, kala ko, effective siya kapag gumamit lang tayo ng clay pots. Kasi nag-absorb sila ng tubig. Pero gumamit naman ako ng plastic pots, okay naman. Gumamit naman ako ng ceramic pot, okay din naman siya. Pero syempre, itong quick dry fluffy mix na to, mura kasi siya, kaya gustong-gusto ko siyang gamitin. Kung gusto nyo nga palang malaman kung paano timplahin to, please check this other video. Ilalagay ko na lang yung link sa description para po mas, kung bago lang kayo sa channel, malaman nyo kung paano po natin tinitimpla yung potting mix. Ito po yung naging result ng aking mga halaman nung isang taon ko na silang ginagamitan ng same potting mix. At take note, hindi pa ako nagpapalit ng potting mix, hindi pa ako nagre-repot. Isang taon na sila dito, malusog naman yung mga halaman natin, kaya masasabi ko na gumagana siya. So kung gusto nyo malaman kung paano po natin ito ginagawa, please check out this video. Magkano aabutin yung ganyang klase ng potting mix? Alam nyo kung bibili kayo ng sarili nyong pumice, rice hull, coco peat, vermicast, siguro yung isang kilo na binibili natin ng 42
50 pesos sa mga kilalang brands. Kung magtitimpla kayo ng sarili nyo, siguro hindi kayo aabote ng 25 pesos per kilo, ah, tapos sarili mo pang timpla. So you can adjust the proportion. Kung gusto mo na mas gritty, pwede mong dagdagan ng pumice. Kung gusto mo ng mas absorbent o mas nagre-retain ng moisture, pwede mong dagdagan ng coco peat. Kung gusto mo na mas mataba yung mga halaman, pwede mong dagdagan ng vermicast o ng compost. Ito yung aking update. Gusto ko rin po maging honest sa inyo, no, na hindi siya all perfect. Kapag sinabi ko po na hindi siya all perfect, meron po akong mga natutunan na pros and cons na gusto kong ibahagi sa inyo. Kasi kapag po nasanay kayo na hindi nagdidilig ng halaman, kasi po yung dati yung ginagamit na lupa o potting mix ay yung matagal matuyo at umaabot siya ng isang linggo. Ito pong quick dry fluffy potting mix na to, kasi kaya nga siya quick dry, no? Lalo na kung summer, mag-ingat po kayo. Kasi ang isa sa mga natutunan ko ay sobrang bilis niyang matuyo, to the point na pagkadilig ko sa kanya, wala pa pong dalawang araw, tuyo na siya agad. Ito po yung ibig ko sabihin dyan. Kung titingnan niyo yung ilalim, ayan, ang dami niyang dried leaves. At meron akong halaman na dahil nga mas mabilis siyang matuyuan, at ang dilig ko noon ay every 10 days o kada 10 araw o kada po isang linggo, tuwing weekend lang. Hindi yung iba pong halaman ko, namatay siya. Hindi dahil nag-overwatering. Namatay yung halaman ko dahil natuyo siya. Kaya kung gagamit po kayo ng quick dry fluffy potting mix, ang ma-i-share ko lang po sa inyo ay siguraduhin natin na madalas tayong magdilig. Ngayon, depende po sa panahon yun, ha, at depende po sa inyong environment. Dito kasi sa akin, sa rooftop garden, napakahangin, lalo na sa gabi at sa hapon, at pati sa umaga na rin. Kaya minsan yung diniligan ko ng gabi o ng hapon, kinabukasan lang, tuyo na. Ito nga eh, kagabi lang nagdilig ako, pero ngayon, tuyo na siya. Maaraw kasi dun sa pwesto nila, mahangin pa, kaya ayan, mapapansin nyo, ang daming tuyong dahon sa ilalim. So yun lang ang aking precaution kapag po gumagamit kayo ng gantong potting mix. Pero kung ang tanong ay kung mabubuhay ba yung halaman, kung effective ba siya at mabilis magpaugat, ang masasabi ko po sa inyo is subukan nyo siya. Tapos kung gusto nyo malaman kung paano po gamitin, paano siya timplahin, please check out this other video. Tapos kung bago nga pala kayo sa channel natin, sana po mag-subscribe naman kayo para po ma-reach natin yung goal natin of at least 50,000 subscribers. So sana po nakatulong sa inyo itong update na to, kasi alam ko marami po naghihintay na i-share ko kung kumusta na po yung mga halaman na ginamitan natin ng ganitong potting mix. Ito po, with all honesty, hindi pa po tayo nagpapalit ng potting mix. Siguro kailangan ko nang i-repot yung iba kasi masyado nang root bound yung ibang halaman, at para mas lumaki na rin sila, ilalagay ko na rin sila sa bago nilang lalagyan. Sana po na gustuhan nyo itong video na to, at kung meron po kayong mga tanong, please huwag po kayong mahiyang mag-comment dito, at kung sa tingin nyo po meron kayong kilala na magbe-benefit sa ganitong video, pakishare na rin po yung video natin. So, yun lang po yung aking gustong i-share, at mag-iingat po kayo palagi, and I'll see you next time. Peace out. Bye-bye.